Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Carlos Borromeo, Obispo. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihan mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa ubispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon natisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwan? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan, nang sa gayoy nangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagay lamang hanggang makalapit sa Diyos
ang kabuoang bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayo ng mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa pagkahirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng sagli na nakaginhawa, hanggang yaong masasamay, mahulog sa hukay nila. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwan. Yaong manghirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang itong susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan nitong aking Panginoon? Marahay lang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kaniyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang mga pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan
sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kaniyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa ating kasalukuyang panahon, marami sa atin ang naghahangad na mauna, maging una, at manguna. Uulitin ko yung tatlong yon. Marami sa atin sa araw-araw, maging sa ating komunidad, sa opisina, o sa iba't ibang larangan ng buhay, gusto natin yung lagi tayo yung mauna, maging una, at manguna. Kaya naman, ginagawa natin ang lahat ng paraan at pamamaraan upang maunahan ang ibang tao sa kanilang pwesto. Minsan kasi, ang mas mahalaga, maiupo natin ang ating mga sarili at higitan ang ibang tao. Ganitong ganito ang nangyari sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Napansin ni Jesus Nazareno na tila baga nagmamadali at nag-uunahan ang mga inanyayahan upang makuha nila ang mga piling pwestong inilaan para sa mga panauhin. Tila baga napuno na sila ng kanilang mga sarili. Ang akala nila sa kanila lang o sila-sila lang ang may karapatang makaupo sa magandang pwesto. Kumbaga, parang sila lang ang may-ari ng mundo. Alam po ninyo mga kapatid kay Kristo, sa kultura ng mga Hudyo, tanging ang kapatid, kamag-anak, kaibigan at mayayamang kapitbahay lamang ang pwedeng anyayahan sa piging. Kalimitan, hindi na nabibigyang pansin ang mga hindi kilala at hindi napapansin sa ating lipunan. Sila yung tinatawag na the lost, the last, and the least. Nakalulungkot na tila baga yung mga nasa itaas lamang, yung mayayaman, yung mga makapangyarihan at ang maiimpluwensya sa lipunan ang may karapatan sa maraming bagay. Subalit, mariing pinaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Uulitin ko po, ang kaharian at paghahari ng Diyos ay para sa lahat. Paano natin makakamit ang kaharian ng Diyos? Simpleng bagay lamang po, dapat mayroon tayong pusong marunong magpakumbaba
at may pag-uugaling marunong magparaya. Uulitin ko, dalawang mahalaga, dalawang simpleng bagay na dapat taglay-taglay natin. Pusong marunong magpakumbaba at isang pag-uugaling marunong magparaya. Sapagkat ang mapagkumbaba ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang taong mapagkumbaba, pinapalaya at pinagpapala ng Panginoong Diyos. Kaya nga bilang tanda na tayo ay may mababang loob at nagpapakumbaba, nararapat lumapit tayong lagi kay Jesus Nazareno. Sa Jesus Nazareno, ang tagapamagitan ng ating Diyos Ama. At bilang tagapamagitan, ang lahat ay kaniyang inaabot at inaanyayahan. Noong kapanahunan ni Jesus Nazareno, inaabot niya ang kaniyang mga kamay, maging Griego, maging Hebreo, maging Hudyo, o maging Hintil. Walang pinipili sa Jesus Nazareno dahil para sa kanya ang kaharian ng Diyos para sa lahat. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan na hindi natin pwedeng mabili at walang halagang salapi ang kaharian ng Diyos. Hindi po ito paunahan, hindi ito pataasan, hindi ito pagalingan, at hindi ito patalinuhan. Ang tunay na dakila, ibinababa ang sarili para maglingkod sa kapwa. Ang tunay na dakila, ang tanging yaman niya ay ang Diyos na dakila. Ang tunay na dakila, tanging kay Jesus Nazareno, kumakapit at umaasa. Ang tunay na dakila, may pusong marunong magpakumbaba at tunay na sumasampalataya at nagtitiwala sa habag at awa ng Diyos na dakila. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa kaniyang anak na si Jesucristo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Atin nawang ipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna nang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon.
Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Panginoon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawin. Matutunawa kami kay Jesus na laging handa sa kaninumang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kaniyang malasakit sa kapakanan ng tanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kay isa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." G
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa aring parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Sabado. Araw-araw po iyon, mula alas 8 ng umaga hanggang mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 po ng hapon sa finance office at sa BPI entrance. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at ng mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga yumao. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.